Sa boxing, matapos mapasa kamay ni Naoya Neoe ang WBO at WBC Super Bantamweight titles, inaasahang si Unified WBA at IBF World Champion Marlon Tapales ang susubok sa bangis ng tinaguriang monster ng Japan. Narito si Rafael Banderel para sa mga detalye. Ngayong hawak niya na ang WBO at WBC Super Bantamweight World Titles. Hindi sikreto na puntirya ni Naoya Inoue ang muling maging undisputed champion sa bago niyang dibisyon. Para mangyari ito, kailangan niyang hablutin ang WBA at IBF belts na hawak ni Filipino slugger Marlon Tapales. Hindi naman inurungan ni Tapales ang pagkakataong ito. Sa katunayan, opisyal nang hinamon ng tubong Lanao del Norte ang pambato ng Japan ngayong araw. Samantala, aminado si Filipino boxing analyst JM Siyasat na napakalaking pagsubok ang pagdadaanan ni Tapales pag nakaharap niya si Inoue. Marlon Tapales versus Naoya Inoue. Okay, come on. Let's not fool ourselves here. Okay? Marlon Tapales is going to be a mega underdog going into this fight. But again, we're talking about Naoya Inoue. This is a whole different guy altogether. I mean, this guy is just out of this world. This guy is a natural. He is just really something special. Kung si Siyasat din ang tatanungin, ano naman kaya ang nakikita niyang paraan upang magwagi ang Pinoy boxer? Sa kanyang pananaw, iisa lang ang paraan para mangyari ito. At this point, he really just needs, you know, he needs to land a Hail Mary. He needs to land a Hail Mary. If it takes one punch, you know, for the course of the fight to change everything, okay? He needs to land that Hail Mary, and hopefully, if he lands that Hail Mary, I hope that he puts Naoya Inoue to sleep. Kasi marami tayong nakita throughout boxing history, they landed the Hail Mary, pero nakatayo pa rin yung isa. So, you know, ayun ang problema. If he lands that Hail Mary, I hope he puts Naoya Inoue to sleep. Because as of right now, having followed both these guys' career for many years, okay, that's the only path to victory that I see for Marlon Tapales. Wala pang opisyal na anunsyo kung kailan idaraos ang nasabing pagtatapat, ngunit base sa mga komento ng dalawang boksingero ay maaari itong mangyari ngayong taon. Rafael Banderel, PTV Sports.